Hello mga idol, magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na to mga idol ay magkukay tayo ng punso mga idol. Napakalaking punso dito sa Linglingan, Muñoz, Nueva Ecija. Dito kami sa bahay ni Sir Ipi Cruz. Ayan. Tingnan nyo mga idol yung punso dito sa gilid ng bahay nila mga idol. Sobrang laki. Mas matangkad pa kaysa sa kay Idol Ray. Ayan mga idol, tapos yung bahay nila mga idol na luma. Wala na yan, wasak-wasak na dahil dito sa anay na nakadikit sa kanilang gilid. Gilid mismo ng bahay mga idol, kung mapansin nyo mga idol. Yung posti ng bahay na yan, wala na, nangalahati na, kunting-kunti na lang talaga yung natira mga idol. So yan, tingnan nyo mga idol yung mga maging flying termites, yung mga matataba mga idol na puti. Yan mga idol oh. Yan yung ano mga idol, lilipad ngayong season nila ngayong May, June. So yan, i-focus ko mga idol, ipapakita ko sa inyo yan para makita nyo yung mga malalaking anay na puti na maging termites. So yan, tinatry ni Idol Ray yung unang queen box kung may laman, pero sa kasamaang palad mga idol, hindi siya yung may laman, nasa taas pa pala. So ayan, kasalukuyang sinira na ni Idol Ray mga idol. Ayan, at hinanap niya yung queen dyan, kasi yung una niyang kinuha wala talagang laman yun. So ayan, binungkalan ni Idol Ray. At tingnan nyo uli mga idol oh, i-focus ko. Yun yung mga kinakain nilang anay mga idol, yung brown or yung iba puti na mga idol, tsaka kasama na rin kasi mga itlog niyan. Tsaka grabing tigas mga idol ng ano dito, mang lupa ng Bulacan. Clean na clean talaga siya mga idol. Ayan, si Idol John din, oh. Nakaantabay diyan kasi sila yung nagpalitan diyan mga idol, dahil ako kasi di na ako nakatulong dahil ako yung nagvideo. Ayan, tingnan nyo mga idol yung itlog ngayon, nagputi mga idol oh. Itlog yan lahat mga idol. So grabe mangitlog yung queen na yan dyan mga idol. Makita nyo mamaya yung queen na yan mga idol. Ayan na mga idol, lalaglag na. Andyan yung queen yan mga idol. Siya na yung ano yan, queen box kung tawagin, or colony sa English. Ayan mga idol. So ayan, maya-maya yan mga idol, buhatin na ni Idol John yan at dalhin na doon sa unahan para doon na namin biakin at ipapakita namin sa may-ari. Kasi si Sir Ipi mga idol, hindi pa siya nakakita ng queen mga idol, kaya bago namin yan biakin, kailangan andon si Sir Ipi Cruz dahil para makita niya talaga na dyan talaga nang galing. Kumbaga, ma-witness talaga niya yung ano, pinanggalingan talaga. Kung saan talaga yung pinakalagay. So ayan mga idol, habang wala si Ripi, tinuloy muna namin yung paghukay. Tingnan niyo mga idol yung butas ng ano, dingding ng bahay mga idol, ubos na. So yun o, tingnan niyo. Ayan, yung pusti na yan mga idol, wala na yan. Wala nang kwenta yan. Tsaka ilang linggo na lang or ilang buwan na lang mga idol, bibigay na yung bahay na yan. So andito na tayo mga idol. Andyan na kasi si Sir Ipi sa kayong asawa niya. Bibiyakin na natin yung ano. Bibiyakin na natin yung kolony na yan para makita na ni Sir Ipi Cruz yung ano na yan mga idol. Tawag nito yung queen na yan. So ayan na si Idol Ray. Biniak na niya mga idol. Ayan. So dyan na natin makita talaga na totoo talaga na queen yung laman niyan. Taliwas sa iniisip ng karamihan na ano, diwindi. Ayan mga idol. Ayan, nakuha na ni Idol Ray yung queen. Ayan, ang puti mga idol, ang taba. Ang daming ano mga idol, sabtiran niya at workers mga idol, yung mga maliliit na yan, mga workers yan, yun yung naninira sa bahay yan mga idol, yung mga puti. Yan, grabing dami yan mga idol.
Kaya kung yun ang atake sa mga bahay, idol, grabe ang bilis masira dahil sa dami nila. At hindi lang yan, mayroon pang naiwan yan sa punso, mga idol. So sobrang million-million talaga sila, mga idol. At saka mapansin nyo, mga idol, yung mga anay dyan na pula yung ulo, sila yung soldier, sila yung nagbantay ng Reyna, mga idol. Di yan umalis. So ayan, andyan si Madam, yung asawa ni Sir, at si Sir naman itong naka-green ng shirt, siya si Sir Epi Cruz, mga idol. So ayan, habang hindi pa namin tinuloy yung pagkukay, mga idol, pinamerienda muna kami dyan ni Idol Epi. So ayan, tapos ipokus ko sa inyo uli yung Reyna. Ayan, nandyan na siya, klarong-klaro na talaga na nakuha na natin. At yung mga workers, mga idol, uulitin ko pag papakita sa inyo para may idea talaga kayo, maalam nyo kung saan yung workers at alam nyo kung saan yung king and queen, at the same time yung soldier. So ayan, ayan mga idol, binalikan namin yung punso na yan. At ayan, kinain ni Idol John, mga idol, yung queen na yan. Pero sa kasama ang palad, nakagat siya sa ano, nakagat siya sa queen, mga idol, sa dila. Ayan, nalaglag yung queen, din niya nakakain, mga idol. Ayan, pumutok ko. Andyan sa lapag. So yan, mga idol, nandidiri si Idol John, yung nakita niya yung queen na pumutok, mga idol. So andyan yung kapatid ni Idol Epi, nanood din. So yan, mga idol, tsaka i-plot pa namin yan, mga idol. Ayan, ako naman yung gumawa dyan, mga idol, dahil napagod na yung dalawa. So sabi ko, ako na muna yung mag tapos dahil siyempre para naman makatulong ako sa kanila, mga idol. Di lang ibig sabihin na puro lang ako kamera, baka mamaya magtampo sa akin sila kasi sila pagod na pagod, tapos ako hindi. So yun, mga idol, pinapalitan ko sila niyan. Tapos ayan, yung mga bukol-bukol na yan, mga idol, pinaplat ko talaga yan. Yan, mula dun sa dulo hanggang dito sa gilid, mga idol. Inano ko yan, inubos ko talaga yan. Yan, pahaba yan, mga idol. O, tingnan nyo. Ganyan, mga idol, pag magsira kayo ng punso, kailangan lahat ng bumukol, mga idol, talagang dapat mahukay lahat. Kasi ang final yan, mga idol, i-spray yan eh. I-sprayhan natin yan. Kasi pag hindi i-sprayhan kasi yan, mga idol, useless yung trabaho. Although nakuha natin yung queen and king, pero buhay pa rin yung mga workers at mga soldiers. So pwede pa rin silang magbuo ng panibago. Pwede pa rin silang magbuo ng lupa at maging punso pa rin, mga idol, pag hindi natin gagawin yung pag-spray. So ayan, mga idol, napansin nyo yung binagkay ko. Ano na yan, mga idol? Yung pusti yan, tingnan mo yung pusti, mga idol. Grabe, ang liit na lang talaga ng naghawak nyan. So ayan, pinaplat ko talaga siya, mga idol, para pag-spray natin talagang absorb doon sa ilalim. Kasi pag ganyan na malalaki yung mga lupa na hindi mo siya tawag nito, durugin, hindi mag-absorb yung masyado yung chemicals natin. Kaya pwede pa rin silang buhay. Ayan. So yun yung technique, mga idol, pag mag-hukay tayo ng punso. Kailangan natin talaga i-plot. Kailangan yung pinaka... kung saan nakatayo talaga yung punso, kailangan talaga hukayin mo ng todo yan. Kailangan walang maiwan, maabot talaga yung original na lupa dyan. Kasi ang dami pang mga yan, mga idol, mga itlog sa ilalim na kung hindi mo gagawin at hindi mo hukayin ng todo yan, hindi matamaan sa pag-spray yan. So ayan na, mga idol, andito na kami, dito na kami sa lamisa. Ayan, pinapamerienda na kami yan, mga idol, ni Sir Epi. So ayan, nagchika-chika na kami dyan kung ano nang ka bulastugan yung napag-usapan dyan, dahil napag-usapan namin dyan yung takot nga sila sa punso. Although nakahukay na to si Sir Epi, mga idol, kaso nag-utos lang siya ng tao noon, hindi talaga siya mismo yung nangasiwa. Kaya ngayon wala na siyang taong mautusan, tinawag niya kami, mga idol, kahit ang layo. So ayan, andito naman ako, mga idol, naglitania na naman ako nyan, pero di ko ginamit yung
boses na yan mga idol, kasi may nasabi kami diyan na hindi maganda, kaya ang ginawa namin